Ako naman ay parang, Diyos ko, kawawa naman, nananawagan etong si Mr. Jason sa at ilan pa na sumusuporta kay Digong. Tignan nga natin kung talagang buhay etong 31, sabihin na natin 31 million at naandyan pa ba yung mga diehard? Kasi ang pagkakaalam ko nga, nagsanipwersa. Kaya naging 31 million. Na kung sana ay naandyan pa yung kuno ay unity nila, ay pwede rin sumuporta pa dito kay Digong. Pero ang nangyayari, nako, wala na po tayong makitang suporta. Sumusuporta dito kay Digong. Meron panawagan itong si si Jason Sa. Lumutang uli. Nagiging o naandyan uli itong si Jason Sa sa kanyang social media accounts. At siguro in the next few days ay naandyan na naman siya para mag-live para meron siyang dalawa o tatlo na manunood. Anyway, ito yung panawagan. Calling all diehard Duterte supporters kung buhay pa itong mga DDS na ito. DDS, yan po yung grupo na pag narinig ko ay nakakarindi. Yung tipong ew, di ba? Yung tipong ang baba. Yung tipong ang sleazy na itong mga kasapi na itong grupo na ito. Di ba? Uto-uto ang unang pumapasok sa isipan natin at mga trolls. Anyway, on December 15, 2023, kailan yun? Malapit-lapit na. From morning onwards, we shall gather sa Quezon City Prosecutor's Office to support President Rodrigo Duterte in his filing of counter-affidavit on the baseless case filed by a certain Franz Castro. Baseless. Yun yung ginamit na term na itong si Jason Sa. Baseless. Yung mga kuno ay pagbabanta na itong si Digong. Baseless. For God's sake, ano? Katindi naman. Katindi. Yung tipong nakakatawa na yung kanilang mga pahayag, pero sige pa rin itong mga katulad ni Mr. Jason Sa. Yung tipong magpapakabobobobohan ako or magpapakabobo ako para ma-impress yung aking idolo. My God. Diba? Nasaan ang kukote? Nasaan ang sariling pag-iisip? Diba wala? Alright. An accused kidnapping and human trafficking of minor children suspect and an alleged top-ranking member. Ayun. Sabi nga, depensahan niyo si Duterte. Pero ang ginagawa niyo, hindi pagdepensa kay Duterte. Hindi pagtatanggol kay Duterte. Kundi, sisiraan niyo. Okay? Gagawa kayo ng kung ano-anong allegations naman doon sa nagkaso nga kay Duterte na si Franz Castro. Abay, sanay na sanay kayo sa ganyang kalakaran. Okay? Sa halip na ipagtanggol at protektahan, hindi naman nagagawa yan dahil siguro nga hirap na hirap kayo na protektahan. So, ang paraan ng inyong pagtanggol kay Duterte ay sisiraan yung kuno ay kumakalaban niya. Yung kuno ay naghain ng kaso, katulad ni Castro. We will bring our own lunch and snack, including water. Oh, ayun. Bring your own daw. Ay, siguradong walang pupunta dyan ng mga diehard. Dahil yung mga yan, pumupunta lang sa isang pagtitipon na may kaugnayan sa mga Duterte kung merong ayuda, kung merong pamerienda, kung merong ipamimigay. Talaga lang, ha? Voluntary at galing sa puso ang pagsuporta kay Tatay Digong. Doon tayo natawa sa voluntary. Hindi na uso yan. Hindi yan uso sa inyo. Sa mga Duterte at sa mga Marcos, yung voluntary support, nako, wala po niyan. Hindi yan uso. Hindi yan ang style ninyo. Okay? Dahil yung mga naniniwala sa inyo ay mga oto-oto at umaasa. Good luck.